Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nais tutukan ng Marcos Administration ang pagpapalakas ng kolaborasyon sa pagitan ng gobyerno at ng cruise tourism industry. Kabilang dito ay ang paglikha ng mga infrastruktura at pagbuo ng mga partnership para mapaunlad ng naturang industriya. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ni Rose Baviera. Nais mas palakasin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kolaborasyon ng gobyerno sa industriya ng cruise tourism sa bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito ang imbitasyon na inihayag ng Pangulo sa mga leader sa naturang industriya sa kanyang talumpati sa Sea Trade Cruise o STC Asia 2024 na ginarap sa Paranaque City. Sa pamamagitan ng pagtitipo na ito, umaasa ang Pangulo na mas mapapatatag ang mga alyansa, mapapaigting ang diskurso at makakabuo ng ugnayan ang mga dumalo upang mas mapaunlad ang industriya ng cruise tourism. Nangako rin si PBBM na ang pamahalaan kasama ang mga regional partner nito ay nakasuporta sa lumalagong industriya. Tututukan aniya ng Marcos Administration ang paglikha ng mga infrastruktura gaya ng pagpapabuti ng mga pantalan at destinasyon ng mga cruise tour. Mahalaga rin aniya ang paglikha ng mga ugnayan sa lokalidad upang sa pag-usbong ng industriya ay kasabay ding uunlad ang lokal na komunidad. Kasama rito, binigyang diin ng Pangulo ang proteksyon ng kalikasan at pagpapanatili ng kultura. Matatanda ang noong nakaraang taon, kinilala ang Pilipinas bilang Asia's Best Cruise Destination at World Cruise Awards. Nakamit din ito ang titulong Best Port of Call sa Asia Cruise Award. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinigurado naman ang National Irrigation Administration o NIA na magiging sapat pa rin ang supply ng bigas sa merkado. Yan ay sa papalapit na Pasko sa kabila ng mga nagdaang kalamidad. Ang iba pang detalye, alamin sa report na ito. Tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na matatagpa ang supply ng bigas ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan sa kabila ng panlalasa ng mga bagyo sa bansa. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, siniguro sa kanya ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng bigas at batid nito kung ilang bigas ang kailangan ang angkatin ng bansa sa nalalapit na holiday season. Mababatid na halos 7 bilyong piso na ang halaga ng pinsalang iniwan ng Bagyong Christine at ng Bagyong Leon sa agrikultura na nakaapekto sa mahigit 170,000 ng mga magsasaka. Samantala, dagdag pa ng NIA, makakabili pa rin ang eligible beneficiary sa mga kadiwa ng Pangulo outlet sa bansa, kabilang na ang mga nasa marginalized community, miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, PWDs, single parent at senior citizens. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ilalaan ang 1.6 billion pesos na pondo para sa pagpapalawak ng seaweed industry sa susunod na taon. Yan ang kinumpirma ng Department of Agriculture o DA. Bitbit ang layuning suportahan ang pagpapaunlad ng aquaculture sa Pilipinas. Ang mga detalye sa report ni Millie
Borja. Tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na matatagpa ang supply ng bigas ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan sa kabilayan ng panlalasa ng mga bagyo sa bansa. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, siniguro sa kanya ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng bigas at batid nito kung ilang bigas ang kailangan ang katinang bansa sa nalalapit na holiday season. Mababatid na halos 7 bilyong piso na ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong Christine at ng bagyong Leon sa agrikultura na nakaapekto sa mahigit 170,000 na mga magsasaka. Samantala, dagdag pa ng NIA, makakabili pa rin ang eligible beneficiary sa mga kadiwa ng Pangulo outlet sa bansa, kabilang na ang mga nasa marginalized community, miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, PWDs, single parent at senior citizens. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinamamadali na ng isang kongresista ang pagsasabatas ng dagdag na pondo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF para sa fuel subsidy at iba pang ayuda ng mga magsasaka na nasa lanta ng magkakasunod na bagyo. Sa ngayon, napagtibay na ang panukalang ito at hinihintay na lamang na maratipikahan. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Milky Regonan. Mula sa kasalukuyang 10 billion pesos, dapat madagdagan na sa 30 billion pesos ang pondo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ang kay Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan, magagamit ito pang ayuda sa maraming magsasaka na nasalanta ng bagyong Christine. Napagtibay na ang panukal at hinihintay na lamang na maratipikahan kung saan 2.4 million na mga magsasaka ang inaasang matutulungan para sa distribution ng mga financial aid. Sabi ni Yamsuan, hindi overnight ang recovery and rehabilitation na mga nagdaang bagyo, kaya kailangan ang ayuda para sa mga nasa agriculture sector. Dagdag pa ni Yamsuan, kapag naisabatas at madagdagan ang pondo ng RCEF, makatutulong ito para matulungan na makabangon ang ating mga magsasaka sa gupit ng mga bagyo, partikular ang Christine sa Bicol. Bilang chairman ng House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources, umaapela rin sa Yamsuan na ipasana ang panukala na Pantawid Pambangka Program na magbibigay naman ng 1,000 pesos na fuel vouchers sa mga mangingisda. Para sa MBC-TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas madali na ang pagrereklamo ng mga consumer sa mga palpak na online transactions. Yan ay dahil sa inilunsad na e-report system ng Department of Trade and Industry o DTI na layong mapadali ang proseso at pagresolba sa mga consumer complaints. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Naglunsad ang Department of Trade and Industry o DTI ng e-report system para sa mga reklamo ng online consumers na may kaugnay sa e-commerce transactions. Sa pamamagitan nito, mas mapapadali na ang pag-report at pag-resolba ng mga reklamo ng mga Pilipino mula sa kanilang online transactions. Katuwang ang Department of Information and Communications Technology o DICT, maaaring magamit at ma-access ang e-report system sa eGovPH app. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, mapapalakas nito ang commitment ng kagawaran sa pagtitiyak ng kapakanan at karapatan ng mga consumer sa digital age. Kasunod ito ng naitalang 12,000 reklamo sa DTI sa online transactions noong taong 2022 mula sa mga depektibong produkto, deliveries at sa market to advertising. Ang e-report system ay parte ng implementasyon ng Section 9 ng Republic Act No. 1197 o ang Internet Transactions Act of 2023. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magtutulungan naman at palalakasin pa ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD at ng Philippine Information Agency o PIA ang paglaban sa fake news, lalo na kung may kaugnayan sa impormasyon sa pabahay. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tutukan sa report na ito.
Nagsanibwersa ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD at ang Philippine Information Agency o PIA sa paghahatid ng makatotohanang impormasyon at upang labanan rin ang fake news. Sa isang Memorandum of Understanding o MOU, nilagdaan ito ng dalawang upang palakasin ang kanilang partnership sa layuning ito. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, importante na tama at totoo ang mga impormasyong ipararating sa publiko upang maging maalam sila na may gobyerno nga agapay sa kanilang mga pangangailangan, lalo na sa mga pabahay. Dagdag pa nito, dahil nauuso na ang deepfakes at fake news, malaking tulong ang naturang kasunduan upang labanan ang pagkalat nito. Samantala, binigyan din naman ni Acuzar na susi ang tamang impormasyon at ang edukasyon sa tagumpay ng programa ng Administrasyong Marcos na Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino program. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit 1,500 parol ang paiilawin ng Iloilo City Government sa mga pangunahing kalsada sa unang araw ng Disyembre bilang paggunita ng Christmas season. Ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Naglalakihang mga parol na kulay berde at dilaw na may touch of red ang paiilawan sa lungsod ng Iloilo sa darating na December para sa 6th na taon ng Christmas Parol of Hope. Kasama ng Iloilo City Local Government Unit, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter at mga People Deprived of Liberty o PDL ng District Jail sa Barangay Ungka ng Haro sa pagbuo ng 1,500 na mga parol. May laki ang mga nasabing parol na 6 feet in diameter. Ayon kay Attorney Hunivem Ray Umanhay, ay taong-taong humihingi ng tulong ang Iloilo City LGU at PCCI sa mga PDL sa paggawa ng mga parol kung saan binabayaran din sila ng 2,500 piso kada parol. Dumarami din daw ang mga PDL na tumutulong kada taon kung saan nahahasa rin sila sa skills development training sa mga kulungan. Samantala, sabay-sabay namang paiilawan ng mga parol sa December 1 sa Festive Mall. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi ang Filipina MMA fighter na si Islay Bumogaw sa unang pagsabak nito sa ONE Championship. Tinalo ni Islay ang kalabang Japanese fighter via unanimous decision. Para sa balitang sports, ihatid yan ni Mili Borja. Nagwagi ang Filipina mixed martial artist na si Islay Erica Bumogaw sa kanyang unang pagsabak sa ONE Championship. Tinalo ng 23-year-old Pinay fighter ang Japanese fighter na si Fu via unanimous decision sa undercard ng ONE Friday Fights 86 na ginanap sa Lumpini Stadium sa Bangkok, Thailand. Sa unang round, nagkaroon ng pagkakataon si Bumogaw na pag-aralan ang galaw ng kanyang kalaban. Pagdating sa second round, nakipagsabayan na ito sa pamamagitan ng kanyang malinis na counter strikes. Sa pagpasok ng 3rd round, dito na nagpaulan ng suntok at sipa ang Philippine Bet para tuluyang makuha ang boto ng 3 judges. Maliban kay Islay, 2 pang Filipino prize fighters ang nagwagi sa undercard. Nakuha ng flyweight striker na si Fitz Gagdan ang panalo laban kay Sayedali Astley via unanimous decision. Habang wagi rin si Carlos Alvarez mula Team Lakay via second round technical knockout sa kalaban nitong si Mira Olive. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Ann Curtis at Erwin Yusof ipinagdiwang ang kanilang 7th wedding anniversary. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz angel. Bumuhos ang pagbati para sa mag-asawang Ann Curtis at Erwin Yusof. Ang celebrity couple kasi pinagdiwang ang kanilang 7th wedding anniversary. Sa Instagram nga ay dinaan ng food content creator ang kanyang sweet message para sa TV host actress kalakipang ilang pictures together through the years. O mula na maging magkasintahan, higit 1 dekada na ang nakalipas hanggang sa makabuo na ng kanilang sariling pamilya. Kung matatandaan, November 12, 2017 na magpalitan ng matamis na idusi na Ann at Erwin sa New Zealand. At year 2020, isinilang na-actress ang kanilang first baby na si Dahlia.
Kamakailan lang, kinaaliwan sa social media at umani na ng halos 3 milyong views ang video na ipinost ni Erwan kung saan imbes na kanyang pangalan ay paulit-ulit itong ipinakilala as asawa ni Ann Curtis. Asawa ni Ann Curtis! Asawa ni Ann Curtis? Asawa ni Ann Curtis na oh! Secret's out. Karin, Juan! She's telling everyone. Asawa ni Ann Curtis! Habang last September lang, pinabulaanan ni Erwan ang kumakalat na isyong hiwalay na sila ng aktres. Para sa DZRH-TV, ito bang ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pag-arap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH-TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH-TV.